sa pagbabalik po ng ating gawain, sa pagbabalik ni Pauline. Magandang gabi po. How's everybody? Kamusta na po kayo ngayong gabi? Mahabang araw, maraming ginawa, malamig, mainit, hindi mo malaman yung klima natin dito sa Baguio. Pag madaling araw, 15 degrees, pero pagdating ng tanghali, mainit na malamig. Kaya mag-ingat po tayo, ingatan po natin yung ating kalusugan para po hindi tayo magkasakit. Magandang gabi po sa bawat isa na kasama natin ngayon. Daddy, kumusta naman ang maghapon mo? Well, masaya at nakapasyal konti ngayong hapon at purihin natin ang Panginoon sa kanyang mayamang biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin every day. Ikaw po, Aling, kumusta ka? Okay naman. Tapos na sa requirements. Kaya pala, tugtog ka na lang ng tugtog. Okay, nawa po ang lahat ay ready na. Sa mga napag-aralan natin, tayo nga ba ay handang sumunod sa Panginoon? I will follow. Kung ano ang, kung saan pupunta ang Panginoon, susunod nga ba tayo? Kung anong pinagagawa niya, susunod nga ba tayo? Sige po, umawit na tayo ng I Will Follow by Chris Tomlin. I will follow you. Yeah, I will.
I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Nawa po ito yung maging response natin sa Panginoon sa kanyang tawag sa bawat isa sa atin. Sige po, tayo po'y manalangin na upang masimulan na po natin yung continuation ng Book of Ruth. Panginoon, marami pong salamat sa buong maghapon na pinagkaloob mo po sa amin, sa kalakasan, sa proteksyon, sa biyaya, sa mga tinangkilik namin ngayong araw na ito, sa mga kinain namin, sa mga blessing na natanggap namin. Maraming maraming salamat po. Lalong-lalo na dun sa mga pagtugon mo sa aming mga panalangin, O Diyos. Nawa, ang buhay namin ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa gabing ito, bigyan mo po kami ng karunungan habang kami ay mag-aaral ng iyong mga salita. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, mabilis ha, kasi mahaba ka. Okay, magandang gabi po muli. Nako, Thursday na naman at bukas Friday na. Siyempre. Siyempre. Kung Thursday here, Friday bukas. Okay. Nasubukan niyo na po bang kayo ay naligaw? May pupuntahan kayo tapos hindi niyo matuntun kung saan talaga kayo pupunta? Ano po inyong gagawin kung kayo po ay maliligaw? O naliligaw? Diba, ang common instinct natin, babalik ka doon sa kung saan ka nagkamali. Sa yung wrong turn. Kala ko babalik ta rin ko yung damit. Okay. Babalik ta rin yung damit para hindi maligaw. Okay. So sa Christian life po natin, mga kapatid, dumarating yung punto ng buhay natin bilang isang Kristiyano na kung saan we made the wrong turn. Pero, thank God, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na bumalik. Yan po yung kasaysayan ni Naomi, na kung saan pinag-aralan natin, na kung saan dahil sa famine at dahil sa everyone did what was right in his own eyes, andun yung kanilang sariling desisyon na umalis ng Bethlehem at pumunta doon sa Moab. At sila po ay nanatili doon ng 10 taon. Subalit, dahil doon, nagkaroon ng mga trahedya sa kanyang buhay. You know, kung tayo po ay nakagagawa ng mga wrong choices, usually, it leads to misery and disaster. Katulad ng nangyari kay Naomi at saka kay Elimelech. Pero kung kayo po ay babalik, okay, when you made the right choices, it will lead to blessedness and security. So sa gabing ito, mga kapatid, pag-uusapan natin yung kwento doon sa tatlong widow, no? Si Naomi, si Ruth, at si Orpah. Ito yung mga naiwang byuda dahil namatay ang kanilang mga asawa. At sa gabing ito, mga kapatid, ipagpapatuloy natin kung paano mag-aaral ng salita ng Diyos. Ano yung tatlong component ng narrative? Number one, setting. Number two, characters. And number three, yung plot ng istorya. Ngayon, ang setting pa rin po natin ay nasa Moab. Nasa Moab pa lamang itong sila Naomi, itong si Ruth, at saka itong si Orpah. Sabi po rito sa ating talata na pag-aaralan, dito po tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Book of Ruth. Chapter 1, verse 6 to 20, no, verse 6 to verse, ano nung verse? 13, okay? 1 to 13. Ay, sorry. 22. Hanggang 22, tatapusin na po natin yung buong chapter 1, no? Ruth, chapter 1, verse 6 hanggang 22. So, makikita natin, mga kapatid, so, yung setting nga po ay sa Moab. Nasa Moab pa lamang yung pangyayari na kung saan namatay na nga po si Elimelech, namatay si Malon, at si Kilion, ang asawa
ni Naomi, si Elimelech, ang asawa ni Malon, si Orpa at hindi, baliktad. Asawa ni Malon ay si Ruth, ang asawa ni Kilion ay si Orpa. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, sa loob ng 10 taon nangyari yung trahedya na kung saan si Naomi, una-una, she lost her husband, she lost her children, she lost her security, kasi nga, byuda na siya, okay? She lost her possession, okay? And she lost her status in life, she lost her reputation, and she lost her spirituality. So makikita natin yung kanyang low moral sa puntong ito dahil nga nawala ang lahat sa kanya. So dito makikita natin sa ating pag-aaralan. Sabi po rito sa verse 6, no? At dito na po tayo magsisimula. Sabi rito, "Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the land of Moab." Why? Bakit siya nag-isip na bumalik from the land of Moab? "For she had heard in the land of Moab that the Lord had visited his people in giving them food." So yun po ang sabi sa verse 6, na kung saan nabalitaan po ni Naomi na sa Bethlehem in Judah ay meron ng mga pagkain. Mukhang natapos na yung famine. Severe. Yung severe famine ay natapos na at nabalitaan niya na nagsisimula ng nakapagtanim ang mga tao at alam niya na isang araw ay magkakaroon na ng tag-ani. Okay? So nabalitaan po ni Naomi yon. So siguro, na-realize po ni Naomi na siya ay bumalik na. So alam niyo, hindi po masamang bumalik kung ikaw man ay naligaw. I think that's the best decision. Yung ikaw ay bumalik. Bumalik ka sa Panginoon, bumalik ka sa pamilya mo, bumalik ka sa dati mong katayuan sa buhay, bumalik ka sa pananampalataya mo, bumalik ka sa pinanggalingan mo. To make the long story short. So yun po ang naging realization nitong si Naomi. Ngayon, makikita po natin, mga kapatid, so, nagplano na bumalik itong si Naomi. No, from Moab to Judah. Kagabi, napag-aralan natin na yung Judah is a place of praise. Di ba? Is a place of praise. Judah. Yun ang ibig sabihin ng praise. Eh yung Moab, a place of mourning. Kasi doon nga sa Moab, namatay si Elimelech, namatay si Malon, namatay si Kilion. So, nawala ang lahat kay Naomi. Kaya yung pong Moab, mapait ang kanyang karanasan doon eh. A place of mourning. Pero, nagplano siya bumalik sa Judah, a place of praise. Ngayon, sabi rito, sa ating text, no? "With her two daughters-in-law, she set out from the place where she had been living, and they took the road that would lead back to Judah." So, nagplano na sila at nagsimula na silang maglakbay, pabalik. Ano yung naalala mo rito, si Tart, na eksena? Anong istorya sa Bible yung naalala mo na parang parehas? Nung si Jesus ba? Kasama si Mary? Ulit. Nawawala po ako. Yung the prodigal son. Naalala nyo yung prodigal son na naisip niya, bumalik na lang siya sa kanyang, sa bahay ng kanyang ama. So dito makikita natin. Sorry naman.
Wrong answer. So, makikita natin dito, si Naomi ay nagsimula siyang bumalik, humakbang pabalik from Moab to Judah. Ngayon, verse 8 to verse 13. Babasahin po natin to. But on the way, habang sila'y naglalakbay, naisip ni Naomi na kausapin niya yung kanyang dalawang manugang. Sabi niya doon sa dalawang manugang niya, "Go back to your mother's homes, and may the Lord reward you for your kindness to your husbands and to me." So pinababalik po ni Naomi yung kanyang dalawang manugang sa kanilang pinanggalingan, sa Moab. Actually, kung kayo po ay matalas po yung inyong paningin, dito po sa ating teksto sa Ruth verse 6 up to verse 22, meron pong paulit-ulit na salita dito. Yung salitang return, 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 return. Sana po napansin po ninyo. Yung po'y isang literary device. Ang tawag doon, repetition, paulit-ulit. Ang ibig sabihin nun, emphasis. So, binibigyang diin nung narrator or storyteller yung salitang return. Okay, dahil nga po halos ilang beses pong inulit-ulit yung salitang return. Okay? Ngayon, nung kinausap na po ni Naomi yung mga manugang niya, sabi niya, "Go back to your mother's home and may the Lord reward you for your kindness to your husbands and to me. May the Lord bless you with the security of another marriage." Bumalik kayo sa inyong pinanggalingan at mag-asawa kayo uli. Mga bata pa kayo, parang sinasabi dito ni Naomi. And she kissed them goodbye and they all broke down and wept. Diba, natutuhan natin nung Monday pa lamang yung mga experience the event. Now try to imagine na witnessan ninyo mga kapatid yung madramang pamamaalam yung eksena na to na namamaalam na si Naomi at saka dun sa kanyang mga manugang. So medyo kumbaga sa panunood ng telenovela, sweetheart, ito yung isa sa magandang highlight nung istorya na kung saan nag-iyaka na sila at talagang they kiss them goodbye to each other. Sabi sa verse 10, "No, we want to go with you to your people." Okay? Sabi nung dalawa, "Gusto naming sumama sa iyo." Pero si Naomi, very persistent siya. Sabi niya, "Why should you go on with me?" Now, tignan niyo yung naging reasoning ni Naomi rito. "Can I still give birth to another sons who could grow up to be your husbands? No, my daughters, return to your parents' home, for I am too old to marry again, and even if it were possible and I were to get married tonight to bear sons, then what? Would you wait for them to grow up and refuse to marry someone else? No, of course not, my daughters. Things are far more bitter for me than for you, because the Lord Himself has raised His peace against me." Kung mapapansin po ninyo, ang isa sa reasoning ni Naomi, yung kasing dalawang manugang niya ay maaring mag-asawa kapag nanganak pa uli itong si Naomi. Pero sabi ni Naomi, matanda na ako. Hindi na ako pwedeng makapag-asawa uli. Yeah, yung po yung isang culture nila nung panahon na yon. Na kung saan, pwede nilang pakasalan uli yung magiging anak ni Naomi. Kumikapatid. Sila yung close kin na sasalo sa dalawang byuda na ito. Pero yun po'y kostumbre nila. Pero again, andun po yung drama. So yung pagbabalik ni Naomi from Moab to Judah. Now, pansinin po natin. Verse 14.
Okay? And again, they went together. They wept together. They wept together. And Orpah kissed her mother-in-law goodbye. Nag-iyakan uli sila. Nag-iyakan at niyakap niya uli yung kanyang mother-in-law at siya ay nagpaalam. Meaning to say, si Orpah ay bumalik sa kanyang tahanan. At hindi lang siya sa kanyang tahanan bumalik. Bumalik din siya sa kanyang Diyos, Diyosan. Sabi sa verse 14 pa rin, but Ruth clung tightly to Naomi. Sabi ni Naomi, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. I-underline po ninyo yun. Bumalik si Orpah to her people and to her gods. Just listen. Nakakalungkot po, no? Itong si Orpah, probably, na-impluensyahan ng kanyang asawa at ng kanyang mga manugang na kumilala sa iisang Diyos ng Israel. Subalit, nung namatay yung kanyang asawa at nagkaroon siya ng pagkakataong bumalik sa kanyang bayan, bumalik sa kanyang, to her people and to her gods, bumalik po siya sa kanyang pananampalataya, sa dati niyang pananampalataya. Ito po yung isang larawan na kung saan nakakilala na sa Panginoon, subalit bumalik pa siya doon sa dati niyang pananampalataya. So isa pong itong picture ng apostasy o picture na kung saan pagtalikod sa iisang Diyos na kanyang nakilala. So makikita po natin dito yung dramatic irony. Yung dramatic irony, isang literary device na naman po ito na kung saan makikita natin yung kaibahan or contrast ni Orpah at saka ni Ruth. Bakit po? Kasi si Orpah bumalik sa dati niyang pinanggalingan, sa pananampalataya niya at sa kanyang tahanan. Subalit, si Ruth, sabi rito, but Ruth clung tightly to Naomi. Okay? Sabi rito sa verse 16, at ito na po yung contrast, yung kabaliktaran ng ginawang response ni Orpah at saka ni Ruth. Anong ginawa ni Ruth? Sabi rito, but Ruth replied, don't ask me to leave you. Ito medyo madrama po ito, mga kapatid. Ha? Andito yung climax ng istorya. Kaya pag binabasa po ninyo to, ilagay ninyo yung inyong emosyon, imagine ninyo, narinig nyo yung dialogue ni Ruth. By the way, in order for us to understand yung characters na ipinoportray ng isang character sa Bible, makikita nyo yun sa kanyang mga dialogue. At dito, makikita natin mula sa bibig ni Ruth, ito yung naging dialogue niya at makikita natin kung anong laman ng puso nitong si Ruth. Sabi ni Ruth, don't ask me to leave you. Aso, sweetheart, siguro pwede, ikaw ang bumasa. Kumari, ikaw kasi si... kunyari daw ako si Ruth. Ikaw si Ruth. But Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you leave, I will leave. Your people will be my people and your God will be my God. Wherever you die, I will die. And there, I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Wow! Pwede na ba? Pwede. Pwede ng artistahin, di ba? Galing. Oo. So makikita natin dito, no? Na kung saan si Ruth ay ipinahayag niya yung kanyang damdamin. Sinabi niya kung ano ang kanyang saloobin kay Naomi. Na kung saan ito yung kanyang commitment. Ito yung kanyang statement of faith.
Na kung saan sabi niya, wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people. Your God will be my God. Wherever you die, I will die. And there I will be buried. And the Lord, sabi pa niya, no? May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Meaning, hindi siya talaga bibitaw. Hindi niya, lang. Oh, hindi niya iiwanan si Naomi. Dahil alam niya, matanda na yung kanyang biyanan. And yet, handun yung kanyang commitment, loyalty. Sana all. Sana all, no? Yung maganda yung relationship nung manugang at saka dun sa kanyang biyanan. So, mali si, ano, Pepe Pimentel. Sino ba yun? Hindi nakilala ng mga tao. Hindi nakilala ni Pauline yun. So, dito maganda yung relationship ni Naomi sa kanyang manugang na si Ruth. Sana all. Okay? So, dito makikita natin yung character conflict, no? Na kaibahan nga ni Ruth at ni Orpah. Ngayon, another character conflict makikita natin si Naomi, no? Mismo. Verse 18, sabi dito, when Naomi saw that Ruth was determined to go with her, she said nothing more. Tumahimik na lang. Wala na siyang masabi. Kasi magaganda na yung sinabi ni Ruth. So makita natin another contrast yun. No? Si Ruth, marami siyang sinabi, pero si Naomi, wala na siyang nasabi. So, ano yun? Another literary device yun. Ngayon, sa verse 19, makikita po natin yung pagpapatuloy ng kwento. Now, heto na. Bumalik na sila sa Bethlehem. Bumalik na sila sa Judah. Nagsimula na silang naglakbay. Sabi rito, so, the two of them continued on their journey. So, dalawa na lang sila. Si Naomi at saka si Ruth. When they came to Bethlehem. So, another setting to. Okay? So, ito na naman yung panibagong setting. Ang setting na ngayon, naroon na sila sa Bethlehem. Nakarating na sila. Ang kanilang pagbabalik. Ang kanilang pagbabalik. Okay? Ngayon, nakita sila ng mga kababayan nila. The entire town was excited by their arrival. Is it really Naomi? The woman asked. Oh, ang dami ng mga... Ito na yung mga, ano, no? Mga taong bayan na medyo may pagka... The woman asked. Oo. Under the name. Oh. Ngayon, sabi rito ni Naomi, ito yung naging dialogue niya, don't call me Naomi. Instead, call me Mara. Ano bang ibig sabihin ng pangalang Naomi? Diba ang pangalang Naomi, it means pleasantness and beautiful. Pero sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi. Huwag niyo na akong tawaging pleasantness and beauty. Tawagin niyo na lang akong Mara. Mara means bitter or painful. So, makikita natin dito yung kanyang the rename of Naomi, no? At sabi pa niya rito, makikita natin yung another foil, no? Or another contrast from full to empty. Ibig sabihin nun, from riches to rags. Probably, nung umalis sila ng Bethlehem, ay meron silang mga dalang mga ari-arian nila, mga belongings nila, mga assets nila, dinala na nila from Bethlehem to Moab, yung kanilang mga assets. Subalit nung sila'y nagbalik, wala silang dala kahit ano, maliban siguro sa ilang pirasong damit. Sabi rito, don't call me Naomi, she responded. Instead, call me Mara. Bakit Mara? Bakit bitter? Bakit painful? Sabi rito, for the Almighty has made life very bitter for me. Bakit po niya nasabi yun? Probably, tinutukoy niya nung naging bitter yung kanyang
buhay dahil namatay yung kanyang asawa, namatay yung kanyang dalawang anak, nawala yung lahat ng kanilang ari-arian, nawala yung kanyang reputasyon, nawala yung lahat-lahat sa kanyang pagkatao. Kaya nga sabi niya, I went away full. Nung umalis kami, marami kaming dala. Subalit nung kami ay bumalik, the Lord has brought me home empty. No? From full to empty. Ibig sabihin nun, from riches to rags. From prosperity to poverty. Ganun tinitingnan ni Mara yung kanyang sarili. Ngayon, sabi pa rin niya rito, why call me Naomi when the Lord has caused me to sufferings and the Almighty has sent such tragedy upon me? Ito po yung naging perspective ni Naomi sa kanyang karanasan na kung saan the Lord has caused me to suffering and the Almighty has sent such tragedy upon me. Well, yun po yung kasaysayan kasi ng Israel, di ba? Every time na sila ay magkakamali, magkakasala, tatalikod sa Diyos, when they did evil in the sight of the Lord, kung babasahin natin yung buong book of Judges, ito yung cycle ng mga Israelita. When they did evil in the sight of the Lord will send them calamities. And then they will cry out unto the Lord, and then the Lord will send deliverer, and the Lord will bless their land. At dito, natutuhan na ni Naomi kung bakit naranasan niya yung sunod-sunod na trahedya sa kanyang buhay. Buti pa si Naomi, no? Nakita niya. Natuto na. Nakita niya yung dahilan ng Diyos kung bakit dumating sa kanya yung mga kalamidad, yung mga trahedya, yung mga difficulties na kanyang naranasan. Sana tayo rin po, mga kapatid, no, matuto doon sa mga pagkakamali natin. Ma-realize natin yung dahilan kung bakit puminsan ay hindi natin nararanasan yung masaganang pagpapala ng Diyos. Lalong-lalo na kung tayo po ay merong mga disobedience sa ating Panginoon. Verse 22. So Naomi returned from Moab, accompanied by her daughter-in-law Ruth, the young Moabite. They arrived in Bethlehem in late spring at the beginning of the barley harvest. Ano yung nakita nyo? From severe famine. Ngayon, makikita natin yung the beginning of the barley harvest. Another foil po yun dun sa storya. Okay, another contrast. From severe famine to good harvest. Ngayon, mga kapatid, ano po yung tatlong vantage point na makikita natin sa pagbabalik nitong tatlong babaeng balo? Una, unahin natin si Orpa. No? Para kay Orpa, nung bumalik siya sa Moab, sa lugar ng kanyang pinanggalingan, bumalik siya sa kanyang Diyos-Diyosan. Ito po is a sign of defeat. Okay. Para sa kanya, bigo siya. Talunan siya. Walang nangyari sa kanyang buhay. So, it is a sign of defeat kasi bumalik siya na sa kanyang hometown, bumalik siya sa kanyang dating pananampalataya,
dati kumikilala na siya sa isang Diyos, pero bumalik pa siya dun sa pananampalataya niya na maraming Diyos-Diyosan. So, it is a sign of defeat. Now, para kay Naomi, yung perspective naman ni Naomi, yung kanyang pagbabalik, no? Para kay Naomi, yung kanyang pagbabalik is a sign of discipline, no? For Naomi, ito po'y isang discipline from the Lord. Kaya kung papansinin po ninyo, inulit-ulit po ni Naomi rito yung mga dialogue niya. At ang sabi niya, tignan nyo ha, yung naging dialogue po ni Naomi rito, sabi niya sa verse 13, kausap niya rito si Orpa tsaka si Ruth, sabi niya, "Of course not, my daughters. Things are far more bitter for me than for you. Because," sabi niya, "the Lord Himself has raised His fist against me." And then, pagdating po dito sa verse 21, "Why call me Naomi when the Lord has caused me to sufferings and the Almighty has sent such tragedy upon me?" So para kay Naomi, yung kanyang karanasan ay isang disiplina ng Panginoon sa kanyang buhay. Pagtutuwid ng Panginoon sa kanyang buhay. So kung kay Orpa, yung kanyang pagbabalik ay isang kapahayagan ng pagiging talunan, abay, kay Naomi naman, yung kanyang pagbabalik para sa kanya, ito'y isang disiplina ng Panginoon sa kanyang mga maling desisyon sa buhay. Subalit, para kay Ruth, na medyo ito na yung climax ng istorya. Para kay Ruth, yung pagbabalik niya kasama si Naomi is a sign of discovery. Okay, is a sign of discovery. Bakit po natin nasabi na it is a sign of discovery? Sabi ni Ruth kasi dun sa kanyang dialogue sa verse 16, "Wherever you go, I will go." Probably hindi pa siya nakakarating ng Juda. So excited siya na pumunta ng Juda, no? "Wherever you live, I will live." So saan ka man nakatira, Naomi, sasamahan kita. Okay? "Your people will be my people." So excited na rin siguro makilala ni Ruth yung mga kababayan at kamag-anak ni Naomi. "Wherever you die, I will die, and there I will be buried." So para kay Naomi, para kay Ruth, yung pagbabalik niya kasama si Naomi sa Judah is a sign of new discovery. Sa gabing ito, mga kapatid, parang bitin yung istorya. No? Pero talagang sadyang binitin tayo ng storyteller. Kasi hindi natin alam pa kung ano magiging buhay ni Naomi at ni Ruth habang sila ay bumalik sa Bethlehem in Judah. Abangan po ninyo yan sa araw ng bukas at kumari, mag-advance reading po kayo. Dalawang chapter po ang pag-aaralan natin o tatlong chapter ang pag-aaralan natin. Isa-summarize natin yung chapter 2 hanggang chapter 4. Pero kung mapapansin po ninyo, kung isa-summarize natin, mga kapatid, nandun talaga yung tatlong component eh. Yung setting, from Moab to Bethlehem. At nakarating na nga sila dun sa Bethlehem. Makikita natin from severe famine to good harvest. Ano yung mga characters? Makita natin yung tatlong characters ni Naomi, ni Ruth, at ni Orpa. Iba-ibang characters po ang ipinakita rito. At yung plot ng istorya, yung kanilang pagbabalik.
No, yung pagbabalik ng tatlong byuda. At nakita natin yung mga lessons doon sa pagbabalik ng tatlong byuda. Para kay Opa, defeat. Para kay Naomi, discipline. Pero para kay Ruth, yung kanyang pagbabalik sa Juda kasama ni Naomi is a sign of new discovery. Magandang gabi po, mga kapatid. At sana po ay meron tayong natutuhan sa gabi na ito. And I hope, ito ang gusto kong maituro sa inyo, mga kapatid, na pag nagbabasa po kayo ng narrative or story, ma-enjoy po ninyo yung pagbabasa ninyo na kung saan para kayong nanonood ng Korean novela. Para kayong nanonood ng isang pelikula na kung saan naroon kayo sa eksena at nararamdaman nyo, nai-imagine ninyo yung bawat dialogue, yung bawat pangyayari at nangungusap ang Panginoon din sa inyo. Nakikita nyo yung sarili nyo doon sa mga character. Sino ba ikaw doon? Ikaw ba'y katulad ni Orpa? Na matapos mo makakilala sa iisang Diyos, babalik ka sa iyong dating pananampalataya? O ikaw ay katulad ni Naomi na kung saan naging disobedient ka kasama ng iyong asawa at mga anak na pumunta kayo ng Moab nang walang pahintulot ng Panginoon, walang confirmation mula kay Lord. You did what was right in your own eyes. Pero naisip mo, bumalik. At sa iyong pagbabalik, dun mo na-realize kung ano man yung mga pagkakamali mo sa buhay. Or katulad kayo ni Ruth, you made the right choice na samahan si Naomi at hanapin yung bagong buhay niya sa piling ng Diyos ni Naomi, sa piling ng mga kababayan ni Naomi, at hindi niya iniwan yung kanyang matanda ng biyana. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Sige, Sudar. Sige, nawa po ay nag-enjoy tayo na ma-experience yung event na hahanapin mo kung sino ka dun sa tatlo na yon. Nawa ngayong gabi, may natutunan po tayo, may mai-apply tayo, at may maiisip tayo bago tayo matulog. Sino nga ba ako sa tatlong nagbabalik? Sige po, manalangin na tayo. Panginoon, ngayong gabi, ikaw po yung nakakaalam ng buhay namin. Ikaw yung nakakaalam ng puso at isipan namin. Habang nakikinig kami sa kwento ni Naomi, ni Orpa at ni Ruth, nakikita namin ito'y sumasalamin sa aming buhay. Kami nga ba ay bumabalik sa gitna ng mga pagsubok sa buhay namin? Saan nga ba kami babalik? Babalik ba kami sa dating buhay namin? Kami nga ba ay titingnan namin ang buhay namin na disiplina mo kami? O babalik kami sa iyo para makilala ka pa namin, Panginoon? Lord, ngayong gabi, ikaw po ang nakakaalam ng lahat sa amin. Patawarin mo kami kung minsan ay bumabalik kami sa dati namin, kami, Panginoon, na nakakalimot kami sa iyo, O Diyos. Patawarin mo po kami na kung minsan ay nagdidesisyon kami sa buhay namin ang hindi namin sinasangguni sa iyo, Panginoon, na gumagawa kami ng desisyon na naaayon sa akala namin ay tama, akala namin ay maganda, akala namin ay magaling kami. Nawa, O Diyos, mapakita mo sa amin na ang matunghayan namin sa aming buhay ay yung kalooban mo lamang para sa bawat isa sa amin. Patawad po, Panginoon, dahil minsan ay nagagaling-galingan kami sa buhay namin as if kaya namin kontrolin ang lahat ng bagay sa buhay namin. Nakakalimutan namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan
Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ikaw ang Diyos na may plano, na may magandang plano sa buhay namin. Pinagkakatiwala namin ang buhay namin sa iyo ngayong gabi. Pinagkakatiwala namin ang bukas namin, Panginoon. Pinagkakatiwala namin, O Lord, ang kahahantungan ng bawat isa. At hindi kami matatakot dahil ikaw ang Diyos. You are our sovereign God. Una sa lahat, ikaw yung Diyos na lumikha sa amin. Ikaw yung Diyos na nagmahal sa amin. Ikaw ang Diyos na nakaupo sa trono, na nakikita kaming lahat kung ano ang ginagawa namin. At may planong mas maganda at mas mainam kesa sa amin. Ang kailangan lang po namin, O Diyos, ay mag-obey sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng puso na tutugon sa iyo, Panginoon. Tutugon sa mga nais mo sa buhay namin. Maraming maraming salamat ngayong gabi. Napakayaman ng iyong mga salita, Panginoon. For us to realize, Lord, kung nasan kami ngayon. Patuloy kaming dumadalangin sa iyo, O Diyos, ang patuloy mong paggabay sa bawat isa, ang patuloy mong pagprotekta sa bawat isa, sa bawat pamilya namin, Panginoon. At kung meron man dito, O Diyos, na dumaranas ng karamdaman o may mga kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, na gustong idulog sa iyo dahil may karamdaman sila. Nakikiisa po kami sa bawat isa. Dinudulog namin sila sa iyo, O Diyos, at nananampalataya na ikaw ang dakila naming manggagamot. Na ikaw ang Diyos, our Jehovah Rapha, Lord God, our great healer. Magalingin mo po sila sa pangalan ni Jesus. At Panginoon, dinadalangin namin. Kung may mga kasama kami ngayon na may mga pangangailangan sa buhay, tugunin mo po ito, Panginoon. Nakikita mo po yung mga kakulangan nila, O Diyos. Maaring material, maaring espiritual, maaring emosyonal, Panginoon. Katagpuin mo po silang lahat. Katagpuin mo po kaming lahat, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil meron kaming Diyos na pwede naming lapitan. Meron kaming Ama sa langit na pwede naming hingian o lambingan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa relasyon na meron kami sa iyo, O Diyos, na nung tinanggap ka namin sa buhay namin, kami ay tinuring mong mga anak. Salamat po, aming Ama sa langit. Ngayong gabi, kami po ay magpapahinga na may kapayapaan at may kagalakan sa aming puso. Dahil muli, kinatagpo mo po kami ngayong gabi. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng amin. Muli po tayong dadako sa pakikibahagi natin sa banal na hapunan. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus, na kung saan inialay niya ang kanyang sariling buhay para kami tubusin, para kami ay palayain sa aming mga kasalanan at bigyan ng bagong buhay. Panginoon Jesus, sa gabing ito, muli kaming kakain ng pinagpira-pirasong tinapay. Ito'y sumasagisag sa iyong katawan, tanda ng iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, kung wala ang iyong ginawang sakripisyo, wala kami sa iyong piling sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, dahil nasubungan naming sumampalataya sa inyo. Dahil dito, Lord, taos puso kami nagpapasalamat sa iyong ginawang sakripisyo para sa aming lahat. Inialay mo ang iyong sariling
buhay ang iyong sariling katawan. Kapatid, sabay-sabay natin kainin ang tinapay na may pasasalamat sa ating mga puso. Muli kaming iinom. Ito'y sumasagisag sa iyong dugo, Panginoon. Nagpapaalala sa amin na kung saan inialay mo ang iyong sariling dugo. Ikaw ang aming kordero ng Diyos sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ikaw ang aming manunubos. Sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, napatawad at naging malinis kami sa aming mga kasalanan at manumbalik ang aming kaugnayan sa Diyos. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong sakripisyo, sa iyong dugo para sa aming lahat. Amen. Natapos na po muli ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa mga kasama natin. Sana po ay marami kaming mabasa ngayong gabi. At mag-load po sa aming mga cellphone. Nawa, makita namin lahat. Sige, Noel. Okay. Ate Joanne, Sister Joanne Galang, Kuya Cherry, marami pong salamat. Brother Ricky Socrates, thank you po. Namiss na po namin kayo. Mean Almuenta Lanusa, thank you for joining us, mga tiga Ordaneta. Mabel Makada, Sister Mabel Makadangdang, salamat po. Sister Ayan Jane, thank you. Lola Petting ng Rosario, hello po, salamat. Ana Marie Salonga, salamat Ana Marie for joining us tonight. Cowboy Panganiba na nasa Saudi, magandang gabi po. Salamat po sa pagsama niyo sa amin gabi-gabi, Ate Tess de Rosario and Tisha Ople. Rosel Palaganas, thank you Rosel, and welcome sa ating Devo. Kuya Bobby Gonzales, marami pong salamat sa pagsama nyo sa amin. Brother Ahmed Kapuyan and Mami Getty, thank you for joining us. Mary Jane Deguia Perez, salamat sa Panginoon sa kagalingan ng anak mo. Talaga nga, ang Panginoon ay tumutugon sa mga dalangin. Hindi po kami, kundi ang Diyos. Mary Jane Deguia, Nanay Lolita and Tatay Ador, thank you po. And Edna, Jenny Aronin, Jenny, patuloy kang magpalakas, magpakatatag diyan sa BGH. Nawa ay patuloy kang pagalingin ng Panginoon. Sister Wilma Tamiing, Siren Tamiing, and Wilmer Lee. Nakalabas na po si Jenny. Ah, nakalabas na. Oh, praise God, praise God. Nakalabas na. Sister Myla Tubera at ang Tubera family. Sister Melody Lanusa. Ma'am Wengfer, thank you po for joining us. Sir Sean and Jonah, hello. At sa kanyang mga anak, dalangin namin patuloy na pagalingin si Bunso. Kuya Ray Gonzales. Jenny Rojas Reyes, hello. Ma'am Arlinda Cruz, magandang gabi po. Kabet de Rosario at Kabolong, dyan sa Hagunoy. Maraming salamat. Dayanara Sibayan Mendoza, salamat sa pagsama mo ngayong gabi. Si Sir Josepa Culanay, nawa po patuloy na pagalingin ang pamilya nyo ng ating Panginoong Jesus. Ka-Edit de Guia, hello po ka-Edit. Parang na-miss kita ka-Edit. Arlene Uson, Sister Arlene Uson, marami pong salamat, Sister Arlene. Darwin Centeno, thank you Darwin, at gabi-gabi ka namin nakakasama. Sister Marivic Villasenor, Janice Panganiban, thank you for joining us. Ate Evelyn and Kuya Obet, at yung iba po ay hindi na namin mabasa. Sorry po, talagang nagbago ang setting ng Facebook at hindi po namin nababasa lahat. Iba lang po yung lumalabas sa feed namin. Pero sisikapin namin tomorrow na batiin po. Papagawan po natin ng paraan sa ating SOCMED. Kaway-kaway sa mga SOCMED kung anong gagawin natin. Kung gagawa kayo ng list and then you can forward it to us. Maraming salamat po sa pagsama niyo ngayong gabi sa masaya nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Bukas po, isa pagpapatuloy ng ating Book of Ruth. So salamat din po dun sa 21
na kapatiran natin na nag-share sa kanilang mga link. God bless you. At doon po sa mga nasa YouTube, God bless you rin po. Salamat po. At patuloy tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless. Good night. Hitin mo na kayo.